Hello everyone. Hello. Welcome to our episode for this week. Yes. And pasensya na, medyo maingay yung mga bata. Pinaglalaro dito. Ang children of the corn. So for this episode, we will be discussing yung mga top mutual funds and UITF. Yes. For 2018. So ano ba yung mga best performing investment funds last year? Papagiling ang basta performance. Yeah. So bakit ngayon lang natin siya ibibigay sa kanila? Para may suspense. Di ba delayed na? Well, yeah. Actually kasi what you said na hindi lahat ng data na i-upload ka. So we're checking on them, of course, and we did some research also. So okay. Yeah, at least the data is kumbaga tight. Ito yeah. na yung ito updated, na no? So, we will be discussing yung mga low risk money market funds ba? Ano bang All funds. So, money market, bonds, balance, equity. Okay, yan. Sige. So anong unahin natin? Mutual funds. Okay, so yan. So mutual fund and anong category ng mutual fund? Stock funds. Okay, equity kagad. Equity. Sige. Equity fund. At number 3. Well, understand though na for 2018 hindi masyado maganda yung stock market. Ano so, bang naging performance ng negative index? Negative 14 ata, thereabouts, mga 20. Okay. So expect na mga negative. So kung nag-invest sila ng January 2018, negative pula yun by December 2018 kasi the market went down. Yes, for that because year. Of basically yung US-China trade war. And a lot of other factors, I'm and very sure. And I think yung inflation din was high for 2018. Yeah, so, naka-apekto yun. Alright, sige. So, number three, stock funds. Is Phil Equity Dividend Yield Fund, Inc. at minus 10.7%. Alright, so bumaba ng 10%. Mm-hmm. Okay, step number two. Number two is United Fund, Inc. Alright. Minus 10.1%. Okay. At ang number one. Konti lang difference. At yung best performing or in best this to, in this case ito yung mutual fund na pinaka-konte ang naging negative. Yes, it's Atram Alpha Opportunity Fund at minus 9.77%. All right. So baka nagtataka sila bakit mag-invest yan negative yung performance, no? Well, ang point kasi diyan, especially if you're investing in a stock fund or an equity fund, there will always be years na negative. Yes. And there will be years na positive. Yes. Ang recommendation natin pag stock fund or equity fund, kailangan talaga long term, no? Yes. Kasi sa long term, yung negative and positive years, eventually makakain siya. Oo. Hindi siya makakain. Mababawi siya. So, sabihin na natin for this year, negative around 10-12%, no? Pero baka sabihin natin this year, just 2019, naging plus 15. Ganyan. Or even more. But, kasi I remember plus 20% siya. Oh, may one year na minus 3% ng stock market. Tapos the year after, nag-positive 25 naman siya. Nag-positive 25. Yes. Oh. So, ganun talaga siya. May up and down. Mm-hmm. But, especially with stocks, ang long term, usually, overall, ang net niya ay positive. Actually, I still believe yung mga... I believe. Yeah. Past 15... 20 years na Philippine stock market, ang average niya is around 12%. Oh, wow. Not bad, ah. Yun yung compounded annual growth rate. But so, of course, again, it does not mean na every year nagka 12%. Oo. So, from end to end yung 12%. Yeah. Hindi, CAGR yun eh. So, every year. Every year as if nakaka 12%. Yeah. Alright, so, next, balance fund. This is a moderate risk type of mutual funds. At ba't number 3. balance fund at number 3 at minus 9.4% is Philam Fund Inc. Yan. Okay. Ano yung Philam Fund Inc? Ano yan? Balance fund ng Philam Asset. Philam Asset. Ba't hindi PAMI yung pangalan? Ayaw nila. Yung Philam Asset Management Inc. Yun yung company. Tapos yung Philam Fund Inc. yung pangalan ng fund na minamanage nila. Okay. At number 2 at minus 8.63% is Sun Life of Canada Prosperity Balance Fund Inc. Alright.
And the best performing at number one is at -8.16%, First Metro Save and Learn Balance Fund Inc. Alright. Take it. Oh. So again, kaya negative ang balance fund because there's always a a stock market component so kumbaga, sa mga mutual fund. Na hila niya. Oh. In investment parlance, we call it drag. Yeah. Para na drag down ng stock component yung yung fund, yung balance fund. Alright. So ano, bond funds. Bond funds. Na nakita ko sa listahan mo. Yeah. At number 3 at 0.35%. Positive na. Okay, positive na. Oo. Phil Equity Peso Bond Fund Inc. All right. Number 2 at 1.86% is ALFM Peso Bond Fund Inc. Uh-huh. And at number 1. Malaki ah. Oh, wow. Oh. Laki. At 5.27% is Coco Life Fixed Income Fund Inc. Malaki yung 5.27%. Given that it is a bond fund, ibig sabihin nito, mas mataas yung kinita niya kaysa most time deposit rates, di ba? Oo, time deposit. Parang savings na lang. 1%, 2%, no? Kasi I remember doon sa bangko ko, para ka makakuha ng 4% na time deposit rate, magkano kailangan investment? 1 million. Oo. Pero the higher sa, the amount kasi, the higher. Pero ito, it's a bond fund, yung Coco Life bond fund. At Coco Life. Hindi ko alam yan. Anyways. Oh. Ayun, 5.20 something percent. Yeah. No? So, very, you know, very good performance from the Coco Life Fixed Income Fund. Yes. Alright. And lastly, for UITF, mutual funds, money market funds. Alright. Surprisingly, mas maganda yung return ng money market kesa sa most bond funds for that year. Ah, really? Oh. Mm. Pag sinabi mo money market fund, saan nga ulit ini-invest yan? Ano, mga money market instruments. Typically, mga investments or instruments that are less than 1 year. Okay. Mga money, commercial paper, mga ganyan. Mga short-term, short-term debts, deposit, loans. Time deposit. Time deposit, even. Oh, kasi, ano yan eh, may mga time deposit sa ibang bansa, sa ibang actually karamihan locally lang but their time deposits na pinupuntahan nila would be has higher interest rates. Kasi bakit mas malaki? Kasi yung mga money market funds na to are malalaki din in size. So they can command na malaki. Na malaki. Parang kanina, di ba, yung time deposit mo, 4%, 4% kung 1 million. Eh kung yung bangko, maraming nag-invest sa kanya, meron na kung 100 million. Nakabakas ka. So, kumbaga, para makikibakas ka sa iba. So bakas. 100 million ako, bigyan mo ako ng 6%. Tapos pera mo, 10,000 lang. Mahala ka sa buhay mo. But since, kumbaga, kahit 10,000 ka lang, pero marami kayo, or may kasama kang malaki, makabakas ka. Okay. Yan. So sa money market fund, ano yung number 3 natin? Number 3 is at 2.12% for the full year. It's Philo Managed Income Fund Inc. Number 2? Number 2 is at 2.75% is ALFM Money Market Fund Inc. And at number 1, actually tatlo lang sila eh. At ako nga eh. Tatlo lang sila. Sun Life Prosperity Money Market Fund Inc. At 2.83%. So, ibig sabihin niya, kung nag invest sila ng January 1st, yes, pero kang kinuha nila ng December 31 or the last banking day, December 20. Kumita yung shares nila. 9 yata. Ang 2.83%. So, yeah. Kaya sinasabi natin na kung short term lang yung iyong financial goal, mga less than 2 years, maganda na mag-invest sa money market fund. Kasi hindi mo talaga masasabi yung mga equity-laced. Equity-laced meaning may equity, like balance funds and equity funds. For the short term, hindi mo talaga masasabi kung aakyat or bababa. Yeah, kaya sinasabi nga namin, kung kailangan mo yung pera within a year or two, kung nilagay mo yan sa stock market or sa equity fund, negative ka ngayon. Pero kung nilagay mo siya sa money market fund, positive ka. At diba? Kung kailangan mo yung pera, hindi ka mamamroblema na bumaba in value. Tama. At marireach mo yung goal mo. Yeah, yun yung sinasabi natin doon sa principle of matching na meron kami video. Check nyo yun, recent lang yun na video. Yan. Alright, so sa UITF naman tayo, Unit UITF Investment Trust Fund. The UTIF. Yan. Iba yung UTI, mahirap yun. Unahin natin ng equity fund. Okay, equity fund. Si sino na nasa, okay,
Ganun din, no? So equity funds ng UITF, expect negative din siya. But at number 3 is United Coconut Planters Bank Equity Fund at minus 10.28%. Aha. Mm, yan. Number 2? Number 2, oy! UCPB, but UCPB pa din. UCPB High Dividend Fund at minus 10.24%. Aha. Okay. And the number 1? Number 1 is AB Capital Equity Fund at minus 8.08%. So, baka natataka sila, bakit dalawa yung UCPB? Kasi yung mga banko and also yung mga mutual fund companies, usually marami din silang iba't ibang klaseng equity funds. Equity fund. Like BPI, merong high dividend, may BPI na consumer fund lang na stocks din, meron silang index na sinusundan lang yung index. So iba-ibang tipo ng equity fund pero nag-iinvest sa iba't ibang klase ng stocks o iba-ibang strategy. Oo. So pag lalapit kayo sa mutual fund or sa isang banko at gusto niyo mag-invest sa isang equity fund or isang stock market fund, you also have to decide kung anong klaseng stock market investment fund ang gusto niyo. So may investment na high dividend fund, mm-hmm. merong mga stock market fund na yung medyo aggressive, no? Kasi growth like yung Atram focus. So ang laman nun, mga medyo second may liners. May speculative and merong mga third liners. Tapos meron ding index fund na sinusundan mga lang blue yung chip companies yung mga karamihan na nandun. At sinusundan lang yung paggalaw ng index. Alright. Mm-hmm. So that's sa equity fund. So ano yung number one sa mutual fund? Number 1 is Atram Alpha minus 9.7. Pero 7. Sa UITF minus 8. So for 2018 mas naging maganda yung performance ng top 1 ng UITF kesa sa performance ng top ng mutual fund. Yes. And might I add na sa mutual funds merong entry fee or sales load na binabawas pag invest mo. So kung nag-invest ka sa equity fund tapos binawasan ka ng entry fee, so mas malaki pa talaga yung ano. Mas atrasado ka ba? So hindi ibig sabihin niyan na mag-invest tayo lahat sa UITF. Ibig sabihin niyan ay kailangan kinoconsider natin itong mga factors na to pag titingnan natin yung mga cost. Ang tawag diyan sa investment parlance, friction cost. At saka yun nga, just because na siya yung number one this year, not necessarily next year siya yung number one. Kasi I remember there was a time merong UITF, itong particular bank na to, talagang number one siya. Oo. Tapos ngayon, wala. Ngayon, number one siya sa baba. Basta, andun din siya. Oo. So, we're just telling you this to show you na nagbabago-bago talaga ang rankings. So, walang pinaka-the best. Wala. Walang pinaka-the best. Pinaka-ubod na number one. No? So, it's important to also consider yung past performance ng mga funds ninyo. Yes. Alright? Sige, sa balance fund na tayo. At number 3 is, UCPB Balanced Fund at minus 7%. Okay. Galing, ah. Next, at number 2 at minus 6.19% is Best Balance Fund of Philippine Bank of Communication. PBCOM. Pero hindi siya hindi best. Siya best. Kasi number 2 lang siya. Yun, second diba? Best siya kayo. Okay. Number 1. Galing, ah. Negative 0.75. Minus 0.75. AB Capital Balance Fund. Bakit negative 0.75 lang siya? Ibig sabihin siguro karamihan ng holdings niya nasa bonds. Kasi yung balance fund mo ng mutual fund. Mutual fund number 1 minus 8 eh. Ito minus 0.75. So malamang a large portion of the fund was put into bonds or mga money market. Kasi yeah. na ramdaman siguro ng feeling fund manager ko nung na high nung market nag-profit take na yan tapos pinark na lang siguro. So yan no. So kailangan titingnan din natin yung strategy ng mga fund manager kung alin din yung okay sa atin. Saka yung kumbaga sino yung astute sa market. Yung alam yung pulso ng ekonomiya. Yung mabalasik. Yan. Okay, next. Punta tayo sa bond funds. Bale sa this kasi is we got from uitf.com.ph, mm-hmm. yung site ng mga UITFs dito sa Philippines. So, sa bonds, meron silang medium term saka long term bonds. Alright. Okay, so, hiniwalay natin yun. Medium term, average na duration ng bonds niya, about
i-discuss din natin yan one time. So, mga nasa around 3 years. Kumbaga, 3 years or less. More or less, yung laman ng bands nito parang medyo matatapos na more or less ng 3 years. Mm-hmm. Ganyan, okay? So, at number... Well, ano, as per figures, isa lang yung ano, yung lumabas sa uh-huh. medium term. Okay? Kasi, again, yung iba walang figures. But, number 3 wa... number 1 is Philippine Business Bank, Diamond Fund at minus 0.82%. Yan. Yung iba kasi walang figures eh. Hindi pa ina-upload. Hindi tagal-tagal. Kaya nga late na natin nasabi to. Yes. Alright. Okay. Next, for long-term bond funds, yung duration niya is around five years or more. Number 2 is the Diversity Peso Bond Fund of Bank of Commerce at minus 2%. And the number 1 is, oh, galing ah, UCPB Peso Bond Fund at minus 1.53%. Ang galing si UCPB ah. For 2018, maganda yung performance ng kanyang mga investment funds. Sige. Okay. Money market. Yan. Ito, kompleto to. Top 3. Number 3, Bank of Commerce's Diversity Money Market Fund at 2.47%. Number 2 is UCPB Cash Management Fund at 2.7%. And number 1 is RCBC Savings Bank Peso Money Market UITF at 2.85%. Kailangan mo mag-cardio kasi hinihingal ka. Mangalan? Basta yung RCBC Savings na Money Market Fund. Buhat ka lang kasi ng buhat sa gym yata. Oy, hindi ka nagka-cardio kaya ka... kinakapos sa hininga. So anyway, ang number 1 sa money market fund ay 2.85% yes. ang naging performance. Mm-hmm. If you compare that dun sa mutual funds, number 1 is 2.83%. Diba? 0.02 difference. So dikit lang. That's why one of the things that we also advise is you invest where it is convenient for you. Kasi at the end of the day, dikit lang yung performance yes, nila. Yes, Ate Charo. Oo, di ba? Baka mamaya yung difference ng performance, yung effort mo, yung pamasahe mo. Baka pamasahe, oo. So, kung saan malapit, na kung may malapit sa inyo yung mutual fund company, as in, isang kembot lang, doon na kayo mag-open. Ngayon, kung... At least the hurdle is low. Oo. Tapos kung meron kayong banko na nag-o-offer ng investment, actually, lahat naman ng commercial banks merong investment funds na malapit sa inyo, doon na lang kayo kaysa e-effort ka pa pumunta doon sa kalayo-layong mutual fund. Tapos ang konti na ng difference. Yeah, oo. So, at the, when it comes to investing, ang number one talaga sa akin ay convenience. Accessibility, of course. Pangalawa, customer service. Kasi yung mga ibang mga banko, suplado yung ano. So, nakakainis mag-invest. Kasi, di ba, investing should be a habit. Yeah. So, it's something that you will do regularly. Eh, kung suplado yung naging nag-aasikaso sa'yo, hindi ka mamomotivate na mag-invest lahat. Para... Sir, yung mga na dyan, okay na yan. Sige, ano po? Ano po invest nyo? Okay na po yan. Dapat medyo accommodating. At saka, especially kung may questions ka, di ba? Oh, sinasagutin na. And of course, yung relationship management. Oo. Na ina-update kayo, ganyan. Sir, up po ang market, ganyan, or down po yung market. Maybe you would want to invest. Malaki po yung binaba ngayon if you have some... There's an opportunity na... May bago po kaming fund, ganyan. So also look for that advice. Kasi, again, of course, you have our YouTube channel, you have a lot of speakers there and books and etc. But, you know, at the end of the day, tinan nyo rin na any advice, professional advice, especially from your advisors, would really be helpful in deciding. Yung kasi sila yung talagang tutok sa performance ng economy and the market. Alright. Of course, there's us, and you can email us anytime, admin@wealtharchy.com. Yes, alright. So I guess that's it. That wraps up our 2018 review. Yay. Or take it feature of the best performing investment funds. Yes. Right. And you can scroll up pala on our various playlists for the past performances para ma-check nila kung alin yung nagiging consistent. Yes. No? So huwag kayo basta-basta mag-invest sa number 1. Tingnan niyo yung laging nasa top 3 for the past 2-3 years siguro. Actually, gusto kayo mag-invest. Like for example, tingnan mo rin, meron kasing year-to-date, meaning from January until that day, merong previous 1 year, previous 3 years, previous 5 years. So, tingnan niyo rin kasi huwag kayong masilaw sa 1 year lang or 5 years lang. Basta, tingnan niyo rin lahat. Alright.
So, but then again, there's us. You can contact us. Para tayo na lang yung mag-advise sa kanila. What's best for you. Alright. So, I guess that's it. And if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And if hindi pa kayo nagsasubscribe, please... Bakit hindi? Subscribe now. Subscribe to our channel. Alright, so goodbye and see you next week. See you next week.